Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakaranas ng pagkalubog sa pagkakautang mga bossing? At kayo po ay nape-pressure na at hindi nyo malaman kung paano nyo po ito babayaran. Ako po ay may tuturo sa inyo, pinagdaanan ko rin po yan mga bossing. At talaga namang ang sakit sa ulo mga bossing ko kapag ganyan ang sitwasyon. At hindi mo malaman kung ano pang alibay ang inyo pong ia-alibay. Dahil halos lahat na po na pwedeng ia-alibay ay sinabi nyo ng mga bossing. Para hindi ka na mag-isip mga bossing at ikaw ay makatulog na ng mahimbing. Kasi ang hirap ng ganyan, hindi ka makakatulog mga bossing kasi ang dami mga iniisip. At tunay namang sobrang nakaka-pressure po yan. Kaya para hindi nyo na yung pagdaanan pa, magbabay na kayo sa mga problema lalo na tungkol sa usapin ng utang, subukan nyo po ito mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Tayo po ay magbabay na sa mga utang na yan mga bossing ko. Mainam na subukan nyo po itong gawin mga bossing. Pero syempre, paalala lamang, ang mga gumagawa ng itong mga pamamaraan ay kailangan sikreto lamang. Kapag po ikaw ay madaldal, chinika nyo na nagchinika sa iba, lalo-lalo na kung hindi naman naniniwala yung taong pinagchikahan po ninyo na kontra, sabihin para kasira, naniniwala ka sa mga ganyan, Tapos yun, na kontra nga po, paano na lamang kung talagang kayo po ay nakapag-focus, talaga namang ginawa nyo na lahat mga bossing ko mula sa puso ang pag-wish, tapos na kontra, huwag ka nang umasa mga bossing ko na matutupad po yan. Or kaya po 50-50 kung matutupad po yan. Masasayang lang inyo pong effort mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan at na-issue po itong gawin mga bossing, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Proven po ito na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala. Ngayon po mga bossing, pangkalahatan po ito. Hindi lang tungkol sa usapin ng utang, hindi lang tungkol sa usapin para ikay makaipon. Pagtataboy din po ito mga bossing ko ng mga taong toxic sa buhay po natin. At ganoon din po mga bossing ko, kung kayo po ay napakaraming problema pinagdadaanan, ito po itutulungan ka para masolusyonan po yan. Dati-dati mga bossing, marami akong mga kakilala hindi naniniwala. Pero nung nagpatotoo po sa kanila mga bossing, ay nako mga bossing, isa na rin po sila sa mga bossing ko na laging nanonood mga bossing. At basta kung ano lang yung gusto ninyong gawin, yung po ang gawin po ninyo, huwag nyo pipilitin ang inyong sarili. Kailangan lang po naman po natin mga bossing ko ng luya. Ang luya mga bossing ko, gagamitin po natin ng panulat ay matitilos na bagay. Kaya alam po, pag ballpen ang ginamit po ninyo, mawala na siya ng tinta. Kaya mas may na mga bossing ko, kahit ano, halimbawa po, meron kayong kalamansi, yung pinakatinik po niya, pwede nyo gamitin po yan. Ngayon po mga bossing, pwede naman ang pako. Ayan, or kaya mayroon kayong ballpen na wala ng tinta, yun ang inyo pong ipansulat. Kasi sayang kasi ang ballpen, baka maiyamot kayo sa akin. Kasi kumbaga pinapaalala ko na po sa inyo, baka mawala ng tinta ang ballpen po ninyo. Ay nasabi ko na po yan sa inyo, mawalan po yan ng tinta. Ngayon po mga bossing, isulat nyo na po dito ng madiin, wag lang mapuputol ang ating pong luya. Ang lahat ng mga hinanain nyo sa buhay, sabi nyo po makakabayad na ako sa aking mga pagkakautang at kailanman hindi na ako mangungutang pa muli. Sabi nyo po ito at sabi nyo na sabihin na mula sa inyo pong puso na ikaw ay naniniwala na mababago ang takbo ng inyo pong pamumuhay, mababago po yan mga bossing. Basta sasabayan nyo po ito ng sipag at tiyaga para makabayad lahat sa mga pagkakautang kasi wala naman pong uulang pera mga bossing. Yun po ay sa mga TV lang natin nakikita na may umuulan na pera. Pero sa totoong buhay, kailangan pagtrabahuhan po yan para makabayad tayo ng ating mga pagkakautang. Kaya na po mga bossing, may mga pagkakataon na talaga namang kayo po ay ginalingan nyo na, talagang nirakit nyo na lahat mga bossing. Pero sa ulat-ula ang inyong pagrakit. Para may patutunguhan, sabayan natin ang ganito mga pamamaraan. Bukod sa panalangin, sipag at tiyaga, double time sa pagkayod, sabayan nyo po ng ganito mga pamamaraan. At mapapasin nyo po mga bossing, na kayo po ay laging iaadya nito kung saan lagi kayo ay suswertin. Meron akong kakilala, marami po itong mga benepisyo na naging dulot, marami na nagpatotoo. Unang-una, away-away silang dalawa ng kanilang karelasyon, nagkaayos po sila. Pangalawa, meron pong mga nasa ibang bansa po ito na
Nape-pressure siya sa mga katrabaho niya kasi bagong sampa siya doon, bagong dating lang siya. Para pinagtitripan po siya, lagi siyang inaaway. Dahil sa luya mga bossing, naglagay siya ng maliit na luya sa kanya pong bulsa at nilayuan siya ng mga toxic sa buhay niya. Dahil syempre, kaya naman siya na doon para sa kanyang pamilya. Eh, alam siya umuwi dahil sa lagi siyang dinadarang ng mga katrabaho niya. Ito po, nakapagpataboy din sa mga toxic sa buhay po niya. Ganun din po kung sinong nais makaipon ng pera na kada bagong taon ay kanyang New Year resolution ay makaipon ng pera pero hindi nagkakatotoo. Dahil sa luya mga bossing, natuto siyang maging ganyan sa pera. Nagigpit siya ng sinturon, natuto siya. Mantalang dati-dati, kahit maliit lamang ang kanya pong sweldo, basta siya ay nakahawak ng pera, nag-iisip ng kagastusan ko nung gagastusin kung paano mauubos ang pera pagtapos problema kaagad. Dahil sa luya mga bossing ko, na-control po niya ang kanya pong pagiging gastador mga bossing. Ngayon pa mga bossing, dahil din po sa luya, kung bakit lagi po siya sinuswerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera mga bossing. Siya po ay may nagtitinda ng manok, meron nagtitinda ng manok, meron pong sari-sari store mga bossing, at marami pang iba't ibang mga patotoo na sila po ay sinuwerte. Kaya kung kayo po isa sa mga nagnanais, mga bossing ko, bukod sa sipag at syaga, double time sa pagkayod, subukan nyo po ito mga bossing, proven po ito mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat!